ATM na. Papalit na ako ng pagkain nila. Katapos ng damag. Successor pellets. Tapos... So, nakuha na yung ads 1 natin dito. Nakuha na yung ads 1, yung 4. Kanina lang. Kanina lang na-pick up. Tapos, eto. Etong dalawa na to, nandito yan. Tinanggal ko na yung nest box. Nilagay ko sila rito. Tapos, dyan na sila. Etong dalawa, yung nan... Tugon? Yung kapitbahay nila, Maha. Tapos, eto inopen ko na. Tinanggal ko yung nest box. Nilagay ko pa rin yung harang. Maganda yung cage na nabilang ko kasi may ganito. Tapos sila, solo nila to. Ito yung dumidi pa. Ito yung pumapatong. Pero hindi sila magka, oops, sorry. Hindi sila magkaintindihan kung kailan sila mag-mimic. Tapos ito yung mga kids natin. Ito, tinatry ko yung ano nila, yung nest box nila. Kung kapag effective bang pumapasok sila sa loob ng nest box kapag yung nest box nila nasa loob ng cage. Kesa sa nasa labas yung nest box sa labas ng cage, okay? So, titingnan ko kung ano mas effective. Or kung wala namang effective, kahit ano, di ba? So, ito, yan. Ito yung babae, ito yung babae. Ito yung lalaki, yung nahuli natin. Ito yung lalaki ulit na binili ko na akala ko babae. Pero lalaki siya. Yan. Ito, paborito nila yun, oh. Hinahangat-ngat nila yan tuwing hapon. Tapos, dito naman sa flight cage natin. Ayan. Ayan sila. May mga nagsasabi na, may nagsabi na ano, dapat yung warmers ko ay meron din sa loob. Eh, wala eh. First time lang ako gumawa ng ganito. Ngayon lang ako gumawa. First time. Tapos, okay lang naman kung ngat-ngat nila yan kasi yung ibang nangat-ngat na dito eh, hindi na nila ulit nangat-ngat. Kaya okay lang. Ayun, meron dun. Ayan. So, itong gawa ko, pangit man, pero okay lang. Tatagal naman to ng ilang buwan. Ilang buwan na rin to eh. Siguro isang buwan or dalawang buwan. Magdadalawang buwan. Diba? Ayan. Ayan sila. Ayun. Dalawang hen yan. Dalawang hen yan. Lagi sila magkasama. Binili ko lang yan dun sa Taytay. Sa kakalala ko. $5 yan yan. Tapos ito. Yung libre. Ito. Tapos ito, libre. Yan, wala. Ayun. Itong dalawa, libre. Yung ayun, ayun yung 5K ko. Yung kapares nito, lalaki to eh. Yung kapares niya, ayun. Ito. 5K. Silang dalawa, 5K. Tapos mabuti, pinaghiwalay ko to, pati ayun. O, oh, tama, ayun. Mabuti pinaghiwalay ko sila kasi pare silang cock. Pare silang lalaki. Tapos mabuti, ito, pumares siya doon. Doon sa luma kong perso. Etong luma kong perso na cobalt, January, February, March, April ko sila nabili. Bali, 400 pesos yan. Tapos yung isa, ito, ayun. Ay, hindi. Tapos yung isa, ayun, ayun. Ayun yung sa pang 400. O, tama, ayun. Saan yan? Ito? Ito yung isang 400 pesos. Sa ano ko na nabili? Sa may pinagbuhatan sa Pasig, 400 pesos. Bata pa lang sila nun eh. Nasa 3 months ko pa lang ata sila nabili. 3 months or 4 months. Yan. Yung isa dun. Ay, yung mauve. Yung mauve, pati yung isang blue. Isang violet. Ito dalawang babae rin to eh. Pero, nagtataka ako sa mauve, parang lalaki na siya. Kasi, nakikitaan ko siya na tumatango-tango. Kaya, okay lang kung lalaki sila.
Tapos, papalitan ko na itong tubig nila. Tapos, papalitan ko na itong tubig nila. Ang ginagamit ko sa flight cage ko ay na vitamins. Na ginagamit ko sa vitamins. Ito, essential vet. Or itong Electrogen. Ito yung madalas kong gamitin dito sa flight cage. Hindi ko sila ginagamitan ng mga tikoy kasi ito ay drops. Mahirap na kapag naubusan na agad. Malakas kasi mag-consume kapag sa flight. Kaya powder ang ginagamit ko. Ang ginagawa ko, sinasamahan ko ng dextrose powder. Diba? Dalawang kutsara nito, tapos isang kutsara nito. Pero, ito ay once a week lang. So, pipili ako. Kung ito bibigay ko sa Monday, ito naman lalagyan ko sila sa Monday. Isang ganito, isang kutsara ganito. Ang kutsara na ginagamit ko ay mga ganito lang. Dalawa, isa. Tapos ito, once a week. Pwede naman ito, imbis na to. Dalawang kutsara rin ito, tapos isa nito, once a week. Okay, ganun lang. Chick booster. Pakainin pala natin yung inakay natin. Yung inakay pala natin na isa, ito yung malaki. Yung isa ay nawala na, namatay dahil hindi natunawan. Nagkamali ako ng timbla nung nakaraang araw. Ang nagawa ko ay yung gamit kong formula, yung sakto formula. Hindi natunawan yung isa. Masyadong malapot yung nagawa ko. Na dapat yung matubig. Ito, ganito dapat. Ganyan. Yan. Ganyan dapat siya ka tubig. Hindi yung sobrang lapot. Kaya sa mga nag-hand-feed dyan, iwasan natin na mag malapot na gawa. Kailangan medyo ganyan, matubig. Okay? So, pakainin mo na natin siya. Ayan. Ayan na naman yung crop niya. Nakita mo crop mo? Ayan, wala nang laman crop niya. Nakafocus ba? Focus natin. Oras, kada 4 na oras ko siya pinapakain. Para malaman nyo kung gutom siya, ganito ginagawa ko yun. Kapag ginaganyan ko yung tuka niya, tapos parang gusto niyang kumain, binibigyan ko na siya. Hindi na pala ako gumagamit ng syringe. Ayoko nang gumamit ng syringe. Kapag pipigain ko, natatapon sa buong mukha nila eh. Ang hirap-hirap pa lang magpunas ng ano. Na sisiyo. Parang pasakpan sila. So ito na lang ang inakay natin. Namatay ang isa. Tapos kung ang inakay nyo ay may hangin tulad nito, ang gawin nyo lang ay ayos. Kailangan nyo lang pisilin. Hindi naman sa sobrang pisil ah. Pisilin nyo paangat. Tapos makakaramdam kayo na parang umutot sa loob. Ayun. Pag pinisil nyo siya paangat na ganun, makakaramdam kayo sa leeg niya na parang nag-vibrate na mga lobulob, bilog-bilog, ganun. Tapos kung ang may ibon nyo ay parang walang gana kumain, okay lang yun. Nag-a-adjust na sila. Nag-a-adjust na sila sa mga pagkain nila. Tapos ito nga pala, sakto formula. Tapos nilagyan ko ito ng Bioberg para maganda ang pagkatubo, ang mga balahibo, pagkalaki. Kunti pa, mapupuno na ang crop niya. Yun, may hangin na naman siya. May hangin na naman. So, tanggalin natin. Oops, puno na siya. Puno na, busog na. Namulobo na yung mga pinibigay sa kanya sa tuka niya.
Plus na, tatanggalin na natin yung hangin. Yun. Parang dumidigay lang siya kapag ano, kapag pinipisil natin yung crop niya sa hangin. Pag pinisil yung ganun, parang didigay lang siya. So, ganun yung ginagawa ko kada araw. So, ganitong laki. Ilang isang bato. 2 weeks and 4 days ata. 2 weeks and 4 days na to. Every 4 hours ko na siya pinapakain. Oh, balikan. Tapos kapag gumawa kayo ng formula, ano lang to? 7 hours. 7 hours lang tinatagal. Mapapanis na. Tignan naman natin kung ano magiging reaction nila sa inakay nila. Oy, oy, tignan mo to, inakay mo. Oops, bago. Eh, sila. Sila, tinanggal ko na rin yung nandito. Inesbox na nandito. Dito kasi natin nilagay yung ano, yung libre. Ayan, pumasok sila. Sinolo ko na rin sila sa buong to. Kasi sila daw, ito yung binili ko na to. Ipinagbilang ko nito, sabi. Split pale palo daw siya, yung puti, yung cup. So, kung split pale palo yun, kapag nagka-inakay sila, ay magkakaroon sila ng inakay na pula mata. So, ilang buwan na sila? Siguro, nasa higit 1 year na sila eh. Kailan ko to binili? February 14 eh. Tapos, nabili ko sila 8 months old na daw. So, February, March, April, May, June, July, August. O, ilang buwan na rin yun? Siguro, nasa lagpas na nga isang taon eh. So, wala pa rin silang itlog. Ang tagal nila. Sa kanila ako nainip. Kaya bumili ako ng mga ibon. So, wala na si Ma. Ma! Tapos dito, yung mga fisher natin. Low mute lang to. Yan. Tignan nyo yung inakain ng Ma. Gumawa na rin kayo ng inakay para marami na akong aalagaan. Okay. Masyado silang takot. Masyado silang natatakot. Tignan mo inakay mo. Hindi mo siya kilala. Ito yung wag. Tignan naman natin yung reaction ng iba. Hey, tignan mo. Tignan nyo. Gumawa na kayo ng ganito. Magparami kayo, magpares-pares na kayo dyan para makagbuo na tayo ng mga inakay na itim din ang ulo. Ha? Ito mga kids. Tignan natin kung ang reaction nila. Yee! 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 Kaya nyo itong lumapit. Ang ganda ng perch nila. Lagi sila nandiyan dyan. Magkakasama sila lagi. Kayo. Mag-meet na kayo para magkaroon kayo ng ganito. Dali na. Kailangan nyo magkaroon ng ganito. Ha? Okay. Kayo dyan, puro lampungan. Walang ganap. Wala kayong ganap. Kayo. Ayan, mga low mutation lang. Tapos ang balak natin, ang balak ko pala sa katapusan or ngayong susunod na ano na cut off kasi may trabaho ako eh, work from home ako, siguro sa 13 bilhin na tayo ng ano ng isang high mutation, dito natin ilalagay. Bibili ako ng plywood na makapal na ganyan, tapos ang sukat kasi nito 3 feet lang to, 3 feet, tapos ito ay 5 feet. So, may plywood kasi na 6 by 4. So, sakto na siguro yun, 6 by 4 dito. So, lalagyan natin ng plywood dito, tapos ipapatong natin dyan yung cage. So, ang balak kong cage ay tatlo, isang pa ganon, tapos isang ganon, isang ganito. So, tatlong high mutation ang bibilin ko. So, dito nakaharap, nandito yung pinto. Yung nandito ay dito nakaharap, nandito yung pinto. Ganon. Tapos yung nandito sa kabila ay nandito yung pinto. Pag dito nakaharap. Tapos pinto, ganon. So, ayun.
maya-maya, bigyan na natin sila ng seeds dito. Ang seeds nila ay ito. Yan. Ito, ginagamit kong flashlight sa pag candling. Yan. Maganda to. Yan. USB rechargeable. Oops. Yan, USB rechargeable siya. Kaya maganda siya. Yan. Ayun sila ma... Di ba natin alam kung buntis si ma... Pero nag-meet sila nung nakaraan. Nung July 31. Silipin natin. Try natin silipin. Wala akong makitang sign na buntis si ma. Hindi ko makita yung pagkaumbok ng kanyang puwet. Kung may itlog na ba sa loob ng puwet niya. So, siguro hindi successful yung mating nila. Pero, hintay pa tayo ng isang linggo pa. Alright, 12 PM na. So, bigyan natin sila ng seeds. Ito yung seeds. Okay. Hirap. Hirap kapag hawak ng camera. Yan. 1 tablespoon. Yan. 1 tablespoon kada pares. Isa sa kanila. Isa sa kanila. Isa sa kanila. Ganun lang ginagawa ko parati. Tapos dito, dahil 8 sila rito, bibigyan ko sila ng 3 kutsara. 3 ganito. 3 ganito dahil 8 sila. Diba? Paulit-ulit lang ako. Maubos nila yan. Saglit lang yan. Okay. Distribute. Ayan. Come on. Excited. Okay. Yung pagkakaguluhan nila agad to. Oh. Bangers. Bangers. Masama mang abang. Go, 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 go. Yan. Ganyan sila magsalo-salo. Kulang sa kanila yung isang scoop. Pero okay lang yun. Next. Ay. 1, 2, 3. Ah, 3 na lang pala sila ron. At pa ako gumawa ng ano. Check natin yan. Ito natin lalagay. Ayun yung ibang nest box. Ito yung nest box. Ito ay 6x6. Ay, 6x6. 8x8x4. 16.5. 16.5. 14.5. 16.5. Tapos, ito. Itong apat na to ay... Ayan yung galing doon sa binili ko na 7 pieces na nest box. Yung nagkaroon tayo ng libreng ibon. Ito, tapos sa isa. Hindi ko mahanap yung isa. Ito luma na to, pati ito luma na. So, ito ay bago. Ito yung bago. Ayun, sigyan natin to. Ito yung pinakamaganda nating double cage. May lock pa na ganito. May lock pa ng ganon. So, open. Yan. Sila ma, excited to. Hindi ko magutong. Lagi nang naabang to eh. Oh, akyat. Yan. Oh, diba? Oh, ma, ikaw din, akyat. Ma, akyat ma. Akyat na. Akyat na, ma, ha. Oh, huwag mong anuin. Akyat, akyat. Yan. Oh. Dali, akyat. Oh, dali. Oh, dali, dyan ka. Oh, ikot ko sa'yo. Oh, dali. Dali. Huwag kang maiyak. Oh. Ayaw pa. Ayaw mo pa. Kung iso, feel na feel niya yun. Ah, sige, kaya na kayo dyan. Sila masungit. Sungit. Kaya na kayo dyan.
Oh. Ayaw niya kumain. Gumagawa ulit sila ng pugad nila. Gagawin ko purong malunggay lang. Sanga ng malunggay para hindi bumababa yung itlog. Hindi nila nababaon. Kasi kung kusot yan, babaon yan. Tatabunan nila ng tatabunan yan. Ayan, kumakain na siya. Gusto ko nang putulin tong isa. Or ito. Para gawin nilang nesting materials. O pala, yung seeds pa pala nila. Yan. Open. Walang mga kalabas dyan. Kasi safe yan. Doon ko nilalagay. Dito ba nila? Kasi ito, puro ipot. Inisin ko. Tapos, lagyan natin ng essential bit na walang dextrose powder. Hindi natin lalagyan. Kasi tuwing Monday lang. Wait lang. Yan, nagkakagaluhan pa rin sila. Ito. Yan. Ginawa ko. Tubig nila, tap water. Kung hindi nyo alam ng tap water, tubig na galing sa gripo. Ayan. Tap water. Yan, kalahati na lang. Dalawang kusara. Kung wala kayong essential jet, pwede naman itong selectrogen. Yan, dalawang kutsara lang din. Alas magkapares lang naman sila. Daming bata sa yun. Sakpan. Tapos, balik tayo. Tapos, bigyan natin agad. Hey! Masyado kayong magugulatin. So, ayan. Yung pangat na flight cage ko. Pero, sulit naman yan. Magdadalawang buwan na siguro yan. Wala pang sira. Diba? Kung naabutan nyo yung mataas, halos ganito kataas. Kinalahati ko. Kasi, hindi sila masyadong bumababa. Kasi, dalawa pa lang sila nun. Kaya, hindi pa sila masyadong bumababa. Good choice din na kalahatiin ko. Para makapagpalagay pa tayo ng mga cake sa ibabaw. So, yan sila. Yan. Ang edger ko ay bahay lang. Third floor. Ayan, terrace. Third floor. Nasa third floor kami. Tapos, kaya may dumadayo. Kaya may mga dumadayo din. Kasi mataas. Ayan. Dadapo na lang sila dyan. Dadapo. Tapos, huli. Ganun lang. Ayan. Okay, okay na siguro to ngayong araw. Kung bago pa lang kayo sa aming channel, pindutin ng subscribe at ang kampana para laging updated sa aming future uploads. Mag-ingat po ang lahat and we'll see you on the next video.